aso na nakakainis kanina. Nakailang take na ako. So, welcome back to my channel. So, for today's video, ayan, sobrang saya ko ngayon kasi gusto kong i-share sa inyo yung aking kung anong reason kung bakit ako masaya. And alam niyo ba kung bakit? So, yun. Siguro naman alam niyo na kasi nasa title na natin, no? So, masaya-masaya ako kasi na-receive ko na ngayon yung ating Google AdSense PM. So, ito siya. Kanina lang siya diniliver sa akin. And today is April 23. 2021. So, pinadala sa akin yung Google AdSense ito, minail niya to, is February 5 pa, 2021. So, February, March, April. So, nakadalawang buwan din tayo, mahigit, ng paghihintay. So, finally, ito na siya. And, mahalaga kasi itong Google AdSense PIN, guys. Kasi, dito sa Google AdSense PIN, ito yung pinaka-importante sa lahat para tayo ay sumweldo. Okay. So, kasi yung meron dito nakalagay sa loob na PIN or na code, na i-encode natin doon sa ating Google AdSense account para tayo, para doon nalang ipapasok ng ating sweldo. And itong Google AdSense PIN, parang ano na siya, i-verify niya lang talaga na yung address mo na dito ka talaga nakatira and ikaw talaga yung may-ari ng YouTube channel na yung account mo na yun. So, ayun guys, sobrang saya ko. And kung mapapansin nyo, dalawa siya kasi, unang pinadala sa akin YouTube AdSense ay ito nga, February 5, 2021. So, parang medyo sobrang natat lang ako kasi nag-request agad ako ng, after 4 weeks, nag-request agad ako ng ng panibagong PIN. Kasi nga, natatakot ako kasi baka mamaya makonsume ko na yung 4 months na hindi pa napapadala sa akin yung PIN and mawala yung ads ng aking YouTube channel. So, ganun kasi yun guys, kapag once na pinadala nila sa'yo yung Google AdSense PIN mo, and magbibilang ka ng 4 months, and kapag 4 months na at hindi mo parang nare-receive yung PIN mo, mawawala yung ads sa YouTube channel mo. So, hindi ko alam kung paano magiging proseso at kung babalik pa ba yung ads mo or kung anong proseso yung gagawin mo para maayos o ma-resolve yung problema na yun. So, buti na lang talaga, hindi siya umabot ng 4 months and then dumating na siya. So, nung nag-request ako, ayan, nandito na rin na-request ko, so sabay na silang dumating. And sabi naman doon, nabasa ko, kahit naman alin sa dalawa na to, pwede mong gamitin yung code na nakalagay dito para i-verify yung Google AdSense account. So, ang alam ko, pagkakalam ko, i-verify mo lang dito yung address kung saan. Na kung nandito ka talaga nakatira, yung nilagay mong address na sa Google AdSense account mo, is yun talaga yung address. Okay? So, yun yung para i-verify niya lang. Okay? Makakasweldo na tayo. Papasok na sa account natin yung ating susweldohin sa dito. So, ayan, guys. And, bubuksan na natin siya. So, unahin na. Ay, ganito yung tsura niya, guys. So, ayan. So, nakalagay sa harap Google AdSense. Ayan. Lapit ako, medyo malayo ako. So, nakalagay dito sa likod. Ayan, may mga nakasulat dyan. Ayan. So, nakalagay dito yung pangalan ko, yung address ko. Ayan. Important documentation enclosed. Tapos nakalagay dito, remove side edges first. So, i-remove natin to. Meron naman siyang ano, parang meron siyang tanda. Doon mo siya pupunitin. So, try na natin. Okay. Remove this. Remove side edges first. So, try na natin. I-remove. Ayan siya. So, madali lang siyang punitin, guys. Kasi nga, para nakaano na siya, naka-trace ba tawag doon. Ayan. So, re-remove na natin. Ingat lang sa pagpunit. Parang dito banda ang hirap, ang hirap tanggalin. Ayan. So, natanggal na natin yung side na yon. And then, dito naman tayo sa baba. Alam nyo guys, sobrang excited talaga ako. Sobrang tuwan-tuwa talaga ako. Hindi ko in-expect to kasi kanina, nag-MC pa ako dun sa program namin sa math. And then sabi ng asawa ko,
dumating na yung Google AdSense pin mo, nandiyan na, nandiyan na yun. Naka-unmute pa nga ako. So parang sabi ko na nakakaya na rin yung piyata ng mga nasa loob ng Zoom yung sinasabi ng asawa ko. So ayan, so takpan ko lang. So ito yung itsura niya, ayan siya. And nakalagay sa loob yung ating Google AdSense pin. Ayan. So nakalagay din pala yung step-by-step na procedure kung paano mo siya gagawin. So nakalagay dito, step 1, sign into your AdSense account at www.google.com/AdSense/ with email address and password you use during the application process. Step 2, click the gear icon and select payments. And step 3, in the left navigation bar, click account information, then click verify address. Step 4, enter your PIN as it appears on the right and click submit PIN. So yun lang. And nandito nga sa may bandang right, dito sa tinatakpan ko yung inyong Google AdSense PIN. Okay? So try ko din buksan tong isa. Pero kahit sabi naman kasi ni Google AdSense, kahit ano sa dalawa na yan pwede kong gamitin. Kasi na nag-ano na lang, parang nag-ano na lang sila, nagsabay na lang sila. Kasi yung isa request ko lang talaga yan. And dumating na din siya. So kahit alin dyan, kahit gamitin ko yung naunang sinin sa akin ng Google AdSense, okay lang naman daw, wala naman daw problema. So may bandang dulo, medyo mahirap ano siya punitin guys. Ingat lang sa pagpunit kasi baka mapunit yung pin nyo. Ayan. Ay, hindi pa tapos. Meron pa pala sa kabilang side. Sorry. And mamaya, i-enter ko na to sa aking Google AdSense account kasi hindi, ngayon ko pa lang talaga siya in-open. So, hindi ko pa naaayos din yung aking Google AdSense account. And ang sweldo sa YouTube is every 22nd nga pala ng buwan. Ayun lang guys. And sana nagustuhan nyo itong video na to. And para sa mga nagsisimula pa lang o magbabalak pa lang magkaroon ng YouTube channel. So, ganun yung proseso na yung sinabi ko sa inyo para makakuha kayo ng inyong Google AdSense pin. So, kailangan nyo muna syempre na ma-reach yung 1,000 subscribers and 4,000 watch hours ni YouTube para kayo ay ma-monetize. So, kapag na-reach na yung requirements ni YouTube na 1,000 subscribers and 4,000 watch hours, pwede na kayo mag-apply for monetization. And then, pag nag-apply kayo for monetization, is may mga step kayong susundin para ma-link nyo yung YouTube channel at yung inyong Google AdSense account. And after that, kung halimbawa na-monetize na kayo, and then, kailangan nyo muna maka $10 na earnings para mapadahan kayo ng ni Google AdSense ng PIN. So, katulad na nito. So, kapag napadahan naman kayo ni Google AdSense ng PIN, kailangan nyo pa rin, meron pa ulit requirement, kailangan naka $100 naman kayo na earnings. Yun naman yung threshold para mailagay yung earnings niyo sa inyong account na ililink nyo dito sa inyong Google AdSense account. Okay. So, ako kasi ang nilagay ko rito yung account ko is yung sa Land Bank ko. So, dito dun siya papasok. Ayun. So, kailangan naka $100 ka muna bago ipadala sa iyo yung earnings mo ni Google AdSense. And para ma-withdraw mo yung revenue. So, ayun. And ano pa ba? May nakalimutan pa ba ako? Eto. Kasi diba dalawa yung YouTube channel namin. So, ako, YouTube channel ko, Grace Lubrica, tsaka YouTube channel ng asawa ko. Bali, isang AdSense pin na lang yun. Isang Google AdSense pin na lang. I mean, hindi na siya kailangan padala ni yung asawa ko, hindi na kailangan padala ni YouTube, ni Google AdSense, ng Google AdSense pin. Kasi, yung account ng asawa ko na ang mahikero is, nilink ko siya dun sa Google AdSense account na meron ako dun sa aking Grace Lubrica na YouTube channel. So, nakalink dun yung kanyang account. So, dun na papasok lahat ng earnings namin, yung YouTube channel ko, tsaka yung YouTube channel ng asawa ko, dun na lahat papasok yung aming mga earnings. Yun. So, pwede nyo rin gawin yun kung halimbawa meron na kayong Google AdSense account. Doon nyo na lang lahat ililink yung mga YouTube channel na gusto ninyong gawin in the future. So, kung gusto nyo pa magbumawa pa ng panibagong YouTube channel, pwede nyo isang Google AdSense account na lang yung gagamitin nyo. Okay, yun ang kagandahan. Kasi, hindi ka na kailangan maghintay ng, o hindi mo na kailangan ma-reach yung $10 para padahan ka ng Google AdSense pin. Kasi meron ka ng existing, o dakalit ni account mo,
dun sa YouTube, sa Google AdSense account na nilink dun sa account mo. So, yun lang. Gusto ko lang kasi talagang i-share sa inyo kung gano'ng ka-happy or kung gano'ng kasaya ko ngayon. Kasi finally, ito na yung pinaghirapan ko talagang makukuha ko na yung aking sweldo sa YouTube. And abangan nyo guys ha, sa susunod, i-film ko yung aking first ever YouTube sweldo. So, abangan nyo yan sa ating next vlog. So, hanggang dito na lang guys. And sana may natutunan kayo sa ating vlog for this day. And para sa mga bago pa lang sa YouTube channel ko, please like this video, comment, share, and don't forget to subscribe and hit that bell button para every time na mag-upload ako ng bagong video is manonotify ka. So hanggang dito na lang and bye!